Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at dito po sa Canada. Ngayon po ay nakakaibang presentasyon ang ipapakita sa inyo dahil bibigyan pugay po natin ang nag-iisang superstar at national artist ng Pilipinas na si Miss Nora Aunor. Ngayon po bilang tagahanga ni Ate Gay, napahanga po ako sa kanya. Dahil marahil may kakaiba siyang talento at ngayon po ipapakita natin ang kakaibang talento ni Ate Gay bilang isang artista sa teatro o sa entablado. Ngayon, ito po ay ang stage play na DH noong 1992 na ipinalabas sa Intramuros, Manila. Ito po ay kakaiba dahil live na papapanood nyo kung paano siya umarte sa stage. So, tara po at panoorin natin ang kakaibang mga iba't ibang eksena na ipinakita ni Ate Gay at ang mga komentaryo sa isang dokumentaryo mula sa stage play na DH sa panulat ni Ricardo Lee at sa direksyon ni Soxito Pasio. Kaya, tara po, panoorin natin. Malas daw sa pamilyang luha. Eh, tulo ng tulo ang luha ko. Ano gusto nilang gawin ko? Ibalik ko sa mga mata kong gano'n. Matagal na ako nakukonsyensya. Hirap na ako. At kapag hindi ko pa itinagtapat ang lahat, mawawasak na ako. Mahayop sila. Mawala silang puso. Dalawang buwan na palang namamatay ang anak ko. Hindi ko man lamang nalaman. Hindi ko man lamang naipagdasal ang anak ko bago man lamang siya nailibing. Hindi ko man lamang siya nahuhakan. Mahayop sila. Mahayop sila. Tindihan ko rin naman si Kuya Ricky dahil sa yung characters na apat. Ewan ko kung may nakagawa na nun dito. Pero sa akin, parang nahihirapan ako dahil yung mga buhay talaga nila sa kagaya ng sa Hong Kong, kagaya ng sa Spanya, Spain, tapos yung nga sa Cairo. Yung Cairo, doon ako talaga napapagod. And yung Cairo kasi yun ang totoong buhay. And, at saka isa pa, yung script kasi, let's say, nagkaroon na kami ng press night, petas night, tapos binabago pa na, yung papalabas na bukas, halimbawa, binabago pa yung script. So, hindi namin ano talaga kung ano talaga yung memorya. Mahirap yun para sa isang artista. But then, naging napakadali naman para sa amin yung, madali naman kami nakakaano eh, nakasunod dun sa dapat na gawin. Masaya. Una, nahirapan ako kasi yung requirement nila kailangang tungkol sa domestic helpers sa apat na lugar sa buong mundo. Italy, Barcelona, Middle East, saka Hong Kong. Paano mo gagawing iisa yung kwento at the same time, apat na lugar? And then also, dahil si Nora Aunor yung kailangang bida, kailangang siyang gumanap ng lead, kailangan lead siya dun sa apat na lugar. Eventually, ang naisip naming structure, 3 plays within a play, para magkagaroon ng paraan na palipat-lipat ng lugar at the same time isa yung kwento. It took about a month, I think, to finish the play. Malaking naging tulong ng mga taga-peta, pati na ni Soxie at Nora sa pag-brainstorm, sa pag-evolve nung final form nung play. We kept revising and revising during rehearsals hanggang sa nakuha yung pinaka-final na form niya.
Actually, yung play, bale merong isang malaking play, yun yung kwento ng mga domestic helpers sa Italy na nag-organize para mag-present ng isang dula bilang fundraising para sa mga victims ng pinatubo. In the course of rehearsing, looking for a material na ipipresent nila, namili sila sa tatlong material. Pati ba sinabi niyo sa akin, naalala niyo nung huli tayong mag-meeting? Ano sabi niyo? Ang gusto niyo i-present natin, yung mga highlights ng buhay natin para mas dramatic ang play. Yung unang episode, yun yung kwento ni Noemi, domestic helper sa Cairo, na ang kwento niya ay exploitation, oppression ng isang domestic helper na nang naging desperate na pumatay siya ng amo niya. Ito yung totoong nangyari to na nadyaryo. Yung domestic helper sa Cairo na pumatay ng kanyang mga amo. Iniisip ko sa bahay na matali lang sigurong gawin dahil papatay ka lang ng tao, yung ganito. Pero pag nandun ka na sa stage kasi parang ang hirap na dahil kung isipin mo na kailangan hindi ka na yung ako, hindi na yung sinora ko, kundi yung karakter na ng Noemi. Hindi ko magawa yung karakter ng Noemi. Hanggang sa mga bandang huli ko lang nangalan na kuha yun. Well, naging kawawa yung mga, lalo ng karakter ni Noemi na binyata ako medyo nasasaktan at saka yung sa Espanya. Yung ikalawang episode, domestic helper sa Hong Kong, ito yung mas masaya na portion ng kwento. Kwento naman ito ni Fe, isang survivor, isang listong babae na ayaw magpatalo. Eventually, naging akyat barko siya at nakatagpo ng isang seaman isang gabi. Dalawang malungkot na kaluluwang nagsama sa buong ating gabi. Happy, ma'am! Happy! Okay, ma'am! Okay! Naku! Alam mo ba yung amo ko in-check? Huwag nagmamadyong! Huh? Sabura! Sabura! Ako naman! Iwag naman ako ng ilag! Usapan namin ang amo ko. Hindi na marunong mag-invest, ako naman hindi marunong mag-incheck. Ang ibig sabihin nun, kailangan niya ako. Ang ibig sabihin nun, walit na ako. Help! Tulungan ninyo kami! Fidel! Help! Diyos ko, ano pagkakarito? Fidel? Silent, holy night.
Yung ikatlo, yung episode, yung tungkol sa domestic helper sa Barcelona, Spain, kwento naman ng isang ina, si Dolor, na akala niya masayang-masaya na siya dito sa Spain, komportable, magandang trabaho, pero sa Pilipinas nasisira yung pamilya niya. At nalaman lang niya to nang pumunta dito sa Spain, yung kanyang teenager na anak. At doon niya nakita na habang kumikita siya ng malaki dito sa ibang bansa, nasisira naman hindi lang yung pamilya niya, kundi yung pagkatao ng kanyang pinakamamahal na anak. Mayroon na rin akong boyfriend dito, anak. Ganun naman pala, hindi mo sinabi kaagad eh. Takil, hindi pa rin pareho na lang kayo. Kaya siguro ayaw mo na umuwi, ano? Marco, tigilan kaya na. Siguro sarap na sarap hindi sa buhay ko dito. Hindi mo ko na pala, no? Marco, tigilan mo. Inuwi ka sa bahay, Ray, ha? Naiskurang ka na pala. Ito na, bata pa ako. Sana hindi na ako lumaki. Sana hindi ka na lang umalis. Kumusta ka, mahal kong anak? Limang taon na tayong nagkahuwalay. Di ko na nakita ang iyong paglaki. Di nabantayan sa malamig na gabi. Sa play na ito, siguro ito na yung pinaka-ultimate role na natanggap ni Nora na dahil dito ginawa niya ng lahat, almost everything. Nalsira ang ulo niya, nagalit siya, pumatay siya, naapi siya, naging kontrabida siya, naging comedian siya. Miss Counter, 34! I think dito niya na-prove na she is really an actress, no? Kasi talagang ang laki-laki ng input niya bilang artista to the play dahil ako ang naging role ko lang dito is blocking, no? Saan siya pupunta, anong dapat mangyari dito. Once in a while, I tell her na at this point of the play, kailangan sumigaw ka or at this point of the play, kailangan umiyak ka. Otherwise, the rest of the things that you saw on, or you will see on stage, karamihan yan, siya ang nagplano, siya nag-isip. And for me, itong gauge ko na the actress is at work, no? Ito talaga yung makita mong siya ang pinakamahusay na artista ngayon. Mabait si Ate Guy. Sa stage, hindi siya madamot. Ibig ko sabihin na hindi siya madamot is alam niya kung kailan siya magbibigay sa kapwa karakter niya para mailabas mo yung sarili mong drama, no? Sa kabuuan, wala akong masasabing masama laban kay Ate Guy. Mabait siyang katrabaho, mabait siyang kaibigan, mabait siyang kasama, wala siyang star complex. Ayun, at natutuwa ako na naging bahagi uli siya ng PETA para sa pangalawang pagkakataon. Ano ba naman, anak? Diyos ko, bakit naman ganyan ka magsalita ngayon? Parang ang baba-baba ng pagtingin mo sa mga babae ngayon. Hindi ka naman dati ganyan, anak. Ang masasabi ko dun sa pagganap ni Nora sa iba't ibang papel na ginampanan niya sa loob ng dula na umaabot sa lima, no? Kabilang na yung mismong karakter niya bilang Nora Aunor. Siguro yung pinakamagandang naging karanasan ko sa kanya, yung bahagi, yung panahon na nagre-rehearse kami ng dula, no? Ang isang masasabi kong positibo sa karanasan ko sa kanya ay talagang nararamdaman ko, no, na nakikinig siya doon sa eksena. Nakikinig siya sa sinasabi ng kanyang mga kapwa-artista. Kaya man kuminsan nakaka-guilty dahil dahil napapansin mo na ikaw napaka-mechanical nung pagde-deliver mo ng line samantalang siya pinipilit niyang unawain kung ano yung mga sinasabi ng mga kapwa niya artista tungkol sa dula. At sa bahaging yon napapansin ko yung pagiging sensitibo niya bilang isang artista. Pero dito pala iba, pag alam mong naging yung ginagawa mo pala, may katotohanan and dapat lang na gawin mo. Kasi ako hindi naman ako gagawa ng isang bagay, lalo na dito sa stage play na lalo na ngayon pa lang ako nag-umpisa mamulat.
hindi ako gagawa ng isang bagay na hindi ko pangangatawanan. Dahil ako naniniwala sa ginagawa ko. Ganun yun eh. Kagaya nitong DH. Naniniwala ko doon eh. Maraming nangangailangan ng tulong ng mga kababayan natin abroad na ang dami-daming mga nangyayari sa buhay nila. Iba-ibang klase, hindi lamang yung napanood nila dito sa DH natin. Iba pa, marami pang ibang. And sa, para sa akin, kinakailangan talagang gawa ng paraan. Dahil huwag naman natin pairalin sana yung para lang kumita tayo ng mga dolares at mga ano na sa pamamagitan nila, no? And siguro dapat lang tulungan na makabalik sila dito habang hanggat sa bagay hindi nahuli ang kumbaga sana matagal na ito nangyayari, no? Pero bago pa magkaroon pa ng dagdag ng mga kababaihan, mga kababayan natin na ganun, sana baguhin na rin naman nila sa taas at sana mapakinggan nila. At ako sa akin, ano, malaking bagay ang itong paggawa natin ng DH dahil sa mga kababayan din naman natin. And ako, siguro kahit na sino magtanong sa akin, talaga sasabihin ko sa kanila na naniniwala ako doon. Alam mo ba bang balak ko nga para dito? Yung mga pinag-usapan namin na sana nga gawing pelikula din. Kasi syempre, yung mga nanood ng stage play, ilan lang naman yung mga yon, no? So, karamihan sa atin, hindi pa rin nila alam o hindi pa rin, wala pa rin sa kaalaman nila yung mga talagang nangyayari. So, sana ibang mas marami pang makaalam para sana magkatulungan. Dahil hindi lamang, pinaka-importante rin yung mga kababayan natin doon eh. Dahil talagang yung paghihirap nila, grabe. Parehong-pareho ng kwento ni Dolora nangyari kay Agnes at sa anak niya. Kaya siya naiyak. Ayaw na nga niya umuwi ng Pilipinas eh, dahil pakiramdam niya ay wala na siyang madadatnan doon. Sira na ang pamilya niya doon. Paano yun, Inay? Dito sa Cairo, ay isang krimina mabuntis ang isang babae walang asawa. Bawal daw yun sa moralidad ng kanilang lipunan at kapag napatunayang nagkasala, ay parehong maituturing na kriminal ang inatang anak. Alam mo, Loiga? Ayoko nang bumalik sa Pilipinas. O, bakit? Mas gusto ko na dito. Walang direksyon ng buhay ko dun eh. Mahuli ko lang yan ang tuturong yan. Malilintikan sa akin. Eh, kung kayo ba? Hindi ba kayo matutoksang gumawa rin ng masama kung nasa sitwasyon niya kayo? Eh, pare-pareho lang naman tayo ah. Hindi natin kasalanan na nandito tayo sa malayo dahil sa kahirapan natin sa Pilipinas. Yung the fact, yung pangyayari na ang dami-dami nating mga kamag-anak, kapitbahay, at kuminsan tayo mismo na nagpupunta sa abroad, naging napaka-pangkaraniwan na para sa atin eh. Yung nakikita natin yan araw-araw eh. Araw-araw na ginawa ng Diyos, ilan ang nagpupunta abroad, kung saan-saan lugar sa buong mundo. And dumarating yung punto na natutuwa tayo dahil nagpapadala sila ng mga tsokolate, mga kung ano ng pangapasalubong, TV set and everything sa atin. And at the same time, natutuwa rin tayo dahil pinupuri sila lagi abroad, mga masisipag, matatapat, mahuhusay, mapagkakatiwalaan. So, malaking factor yung natutuwa tayo na ang dami-daming nagpupunta abroad at nagtatrabaho, nakakatulong sa tingin natin. Madalas nakakalimutan tuloy natin na napakaraming bagay ang nawawala dahil dito. At nakakalimutan din natin na hindi naman talaga kailangang mag-abroad sila kung maganda lang ang buhay dito sa Pilipinas eh. Kaya para sa akin, yung play, maganda na mapanood hindi lang ng mga Pilipino dito sa Pilipinas, kundi ng mga Pilipinong nasa abroad. Whether domestic helper man sila o ibang migrant workers, o maski na hindi sila nagtatrabaho abroad, kundi komportabling nakatira doon. Para makita nila na napakalaking sakripisyo itong pagtatrabahong ginagawa ng mga kapwa natin Pilipino abroad para lang mabuhay sila at ang mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. At kung tutuusin, anuman ang maging mga kasalanang magawa nila, in the long run, para silang mga munting bayani ng ating bansa na dapat eh huwag nating kalimutan. At kung pwede lang na bawat isa sa bawat kwento ng bawat isa sa kanila, eh marinig natin para makita natin na ganun kalaki, ganun ka-urgent yung problema nila. At sana, magawa na rin naman ang paraan na kung hindi man mapabalik sila dito, dahil hindi pa naman pwede mangyari yun eh, kailangan nila magtrabaho abroad, at least mabawasan yung oppression nila abroad, mabawasan yung paghihirap nila abroad, at magawa ng paraan na less silang maging vulnerable sa pang-aapi ng mga taong nakapalibot sa kanila. Naalala niyo ba yung unang-unang amo kong nilayasa? Ay! Alam ko yan! Ikikwento ko ha. Aboy, nagpapamasahe ba naman sa akin? Hard ha, hard! Masahe naman ako.
Bigla ba naman nagubad? At gusto ay ganun ko daw siya. Ano? Ano? Ano ako the sensation? Magalit sa akin, hinigpitan ako. Pati telepono, ayaw na ipagamit sa akin. Ay, sino to? Ang pinakabo ko nun eh. Walang tumatawag sa akin. Kaya ginawa ko nilayasan, Tay. Pero bago ako lumayas, nag-long distance muna ako kung kanin-kanino. Pati na yata na dati, kaibigan kong dati hindi ko na nababati, ay nabati ko ng Merry Christmas. Kasi hold on, Oktubre pa lang tayo. Hello, pinsan! Pinsan! Oh, ako nga, ako nga! Oo, oh, naku, pinsan, pasensya ka na! Oo, oh, overseas ito! Oo, oh, pasensya ka na, ngayon lang ako nakatawag sa'yo. Oo, oh, marami kasi akong ginagawa eh. Oo, oh, oh. Sino, sino? Oo, oh, nandito siya, nandito siya, oo. Oh. Oo nga, pinsan, pinsan, makinig ka sa akin, pinsan. Yun nga sana yung papakiusap ko sa'yo eh. Oo. Sandali, pinsan, ha? Pinsan, oo. Tumawag. Tumawag ka ng... Tumawag ka ng pulis, pinsan. Oo, hindi. Basta tumawag ka ng pulis. Pagdating namin dyan. Alam ko, oo, gusto ko, ipaparehabilitate ko anak ko, pinsan. Oo, hindi, okay lang ako. We want to go there because we just like you to question yourselves. Gusto namin makita ninyo ang insight kung bakit nga ba, no? Ano nga ba itong pinaghihirapan natin? We hope that we can trigger some questions in you. Makatrigger kami ng mga pananaw na pa pwede natin sabihin na pwede makapagmulat sa inyo. We're not asking you to go home right now. Dahil alam namin walang kayang gawin ang bahay na ito para isupport kung ano man yung pangangailangan nyo. We would like to question lang. Ano ba ang value na gusto nating ma-promote? Anong value ang gusto nating masabi na tayo'y Pilipino? And so, that's why with this note, I'd like to invite you to watch. No? Sana makita ninyo, and hopefully, after the show, we can have a discussion and let's talk about what is happening. Ano nangyayari sa inyo? Ano nangyayari sa bayan natin? So, magkita-kita tayo dyan. Gusto ko sana na makabalik sila dito. Dito na makapagtrabaho. Makapili ang kanilang mga mahal sa buhay. Mayakap. Pero, mayroon na huwag tayong solusyon sa kanilang mga problema, sa kanilang mga karayan. Wala pa, hindi pa. Wala pa. Napakasakit eh. Napakasakit isipin wala akong ending ang mga kwento ng mga migrant workers na nakilala ko natin. Napakarami mo nila. Kaya ako, bilang artista, bilang si Nora Aunor ho, sampu ng aking mga kasama ay patuloy na magkikwento sa kanilang mga buhay hanggat sila ay naaapi, hanggat nagbibingi-bingihan ang mga pinagkukulan, ang gobyerong ito, hanggang sa dumating ang panahon na lahat ho ng mga domestic helpers sa buong mundo ay makabalik, makapili, mayangap ang mga mahal nila sa buhay. Nang sa gano'n naman ho, ay magkaroon ng magandang wakas, magandang ending ang kanilang mga kwento, ang mga kapiliyo. In-interview ko yung mga tao at nang nakausap ko yung mga taong kinausap ko para gawin itong dalang ito. Yung hindi ako lang sa naawa, kundi humahanga ako. Humahanga ako sa inyo na nasa ibang bansa, 5 years, 10 years, nagtatrabaho, nagpapakahirap, humahanga ako. And sana, panoorin nyo, panoorin nila ng mga Pilipino abroad ito.
hindi lang dahil buhay nila ito, kundi in a way, parang ito yung paraan namin ng pagsasabi na saludo kami sa inyo and sana eh, magkasama-sama tayo rin eventually. Kung hindi man sa totoong buhay, at least dito sa dulang ito, pag pinalabas na namin dyan, sana magkasama-sama tayong lahat. I've never seen anything so dramatic. Very, very good play. I've enjoyed it, even though I didn't understand all of it. Thank you. Ay, ang ganda-ganda talaga ng dula ni Nora. The message, very timely, very relevant, and very useful to our present society. It will help a lot. May katabi nga akong pare, kasama ko, may DH din yung kapatid niya. Teacher siya dati, nasa Italy siya ngayon. So halos ganun din yung dinaan nilang buhay, kaya iyak siya ng iyak. And ayun, I think sana nga kung mas malaki pang tao makapanood nito, yung mga nasa probinsya, Karatig probinsya, hindi lang sa Maynila. And for this, I think, great. Sa wakas po ay natupad na ho yung pangarap namin. Pangarap ko ho na at least makarating kami dyan sa inyo at makasama kayo at maipakita naman namin yung aming ginagawa. At sana po naman yung aming ginagawa ay maging makahulugan para sa ating lahat, sa inyong lahat, lalong-lalo na sapagkat kailangan namin ho talaga yung tulong ninyo. Paano yung pinapakita ho namin at kung ano yung ibig namin sabihin, alam namin ho na naiintindihan ninyo. Sana po ay makasama namin kayo kung ano yung hangarin namin. At siguro po, hindi naman tayo pababayaan. Tama ho yung ginagawa natin para sa ating mga kababayan, DH, lalong-lalo na. And nagpapasalamat ako ng malaki at ngayon po ay narito tayo. Kaya sana ho, yung mga nandyan, yung mga kaibigan natin, huwag ninyo hong kalilimutan. At sana ho ay makasama namin kayo, makita namin kayo sa pagtatanghal namin ng DH dyan sa inyong lugar. At sigurado po, baka mag-iyakan mo tayo. Pero totoo po yun. Ang stage play po na ginagawa namin, lahat kami nasa puso po. Sapagkat alam namin na nangyayari. At alam namin na sana ay mapadali ang aming pagtulong na magawa kasama ho kayo.